Magandang araw po. Welcome back to my channel. Ngayong araw po na to, magkakarbon ako. Ito naman, likod ng Mio Sporty, fender ng Mio Sporty, ika-carbon fiber ko. Na liha ko na siya. Naka-carbon dip kasi dati to eh. Kaya ang gusto nung may-ari, gagawing carbon fiber. Bali, skinning ko to. Tapos niliha ko na siya, tapos ilagay ko ng mga marka-marka dyan para mas makapit yung carbon fiber. Nasukatan ko na rin to. Tapos ito yung ano nyo. Ito yung gagamitin ko na carbon fiber, honeycomb. Honeycomb yung design niya. Nabili ko to sa Lazada. Meron din ito sa Shopee. Pili na lang kayo doon, carbon fiber, tapos pili na lang kayo kung anong gusto nyo, kung anong makamura sa inyo. May mga sukat din doon kung ano yung kailangan nyo. Pwede kayong bumili ron. Ito yung ilalagay ko. Ilalagay ko dito. Tapos, ito rin yung resin tsaka hardener. Meron din na ito sa Shopee tsaka sa Lazada. Type nyo na lang doon resin tsaka hardener. Gamitin nyo yung R10 1O3. Mas maganda kasi ito kaysa doon sa R1060. Mas makunat to. Yung 60 malutong. Kaya mas maganda gamitin to. Tsaka hardener, yung local lang. Merong isang klase yung original. Mas mahal yun. Pero okay na to. Gagamit din ako ng toner black para dito. Kasi may white siya. Kailangan mag-black to yung base niya para hindi kita. Lilitaw kasi to sa carbon fiber eh. Pag pinatong nyo lang ng white na ganyan, tapos pinatungan nyo ng fiber cloth, lilitaw yung mga puti-puti niya, magkakaroon siya ng mga white spots. Kaya nagamit ako nito, toner na black. Lalagay ko sa resin tsaka sa hardener para mag-black na siya. Hindi ko na kailangan pinturahan ito. Tara, timpla muna tayo ng chemical para dito. Yan po, magtimpla muna tayo ng chemical para sa carbon fiber natin. Ito yung mga kailangan. Resin, hardener, paper cup, toner, paint brush, at timbangan para nakatimbang yung yung chemical nyo. Kasi pag kulang yung pag hindi siya portion, nagiging malagkit, tapos mahirap matuyo. Kaya kailangan tama lang. Itong timbangan na to, nabili ko lang to sa Shopee. Meron na ito, mini scale. Order lang kayo ron kung may mga mura doon. Bali, ang hahaluin ko muna ngayon yung para dun lang sa fender para hindi masayang. Konti lang muna kasi hintayin pa natin matuyo yun eh. Mga 30 grams lang muna yung titimplahin ko. 30 grams neto, tapos 10 grams neto ng hardener, 30 grams na resin, 10 grams na hardener. Tapos sahaluan ko na rin ng toner. Ten grams nito.
Tapos yung panghalo ko, kumuha lang ako ng goma ron. Kung anong rubber na pwede nyo gamitin. Cut lang para tapon kagad. Depende kung anong pwede nyo gamitin. Popsicle stick pwede rin. Pero sa akin ginagamit ko ito, goma. Yung mga ritaso ng paggawa ng chinelas para tipid. Haluin ko lang. Sabi ko na. Haluan ko na rin ng toner na black para maging black na siya. Kunti lang paglagay nito para ano. Yung saktong mag-black lang yung ano. Saktong magba-black lang yung resin natin. Haluin nyo lang mga 5 minutes para halong-halo. Nagbablock na siya. Ayan, halo ko na siya ng mga 5 minutes. Pag nahalo nyo siya ng mga 5 minutes, maghintay kayo ng mga 15 minutes bago nyo siya ipahid para hindi siya masyadong malabnaw, lumapot siya para hindi siya tumulo. Mahintay lang tayo ng mga 15 minutes bago natin ipahid ko. Yan. Nakalipas na yung 15 minutes. Dapat ganito na siya kalapot bago nyo siya ipahid. Kaya pwede na to, ipahid na natin. Yan na po. Napahira ko na lahat.
pag napahiran nyo na ho ng ganito, nakuot nyo na lahat ng chemical, maghihintay po kayo ng 1 oras hanggang 1 oras at kalahati. Hintayin nyo siya maging taki. Ano yung taki? Yung taki, pag hinawakan nyo siya, dumidikit yung balat nyo. Pero, pag inangat nyo yung balat nyo, hindi sumasama yung chemical. Yun po yung taki. Dapat maging ganun yung texture niya bago nyo ilatag yung carbon fiber cloth nyo para madikit. Kasi pag hindi ganun, malalatag siya. Tapos pag nilagyan nyo ng chemical, lalambot yung sa ilalim, itutulak nyo yung fiber cloth nyo. Sayang, may hirapan kayo maglatag. Hintayin nyo maging taki bago nyo ilatag yung fiber cloth nyo para sure na kapit yung fiber mat nyo. Balikan natin to pag mga nasa 1 oras at kalahati na. Yan po, lumipas na yung 1.5 hour. Taki na siya. Taki na siya. Pwede nang ilatag yung fiber mat. Latag na ho natin. Lagay muna tayo ng sapin para malinis. Paglalatag po ng mat, kapain nyo siya. Kung saan yung magaspang, yun yung nasa ilalim. Tulad nito, siya yung magaspang, siya yung sa ilalim. Tapos yung makinis, doon sa ibabaw. Yun lang o. Latag ko lang ho ito. Ito na po, nalapat ko na. Nalapat ko na yung fiber mat.
Yeah. Ganyan ho dapat ang pagkakalatag. Patutuyin ko po ito ng overnight para dikit muna yung fiber mat bago ko lagyan ulit ng chemical, ng resin dito para hindi umangat, para sure. Pero ganyan muna siya. Bukas ko na siya lalagyan ng chemical para mas kapit na kapit. Nilagyan ko ng mga tape tapos inipit ko. Inipit ko lang mga pang-ipit sa sampayan. DIY lang para ano, mahirap kasi. Yan. Para hindi masyadong mahirap. Balitan ko na lang ulit kayo. Muna, part 1 ho muna 'to, tapos part 2 na yung magpapahid na ako ng ano, ng resin. Kasi oh, masyadong mahaba eh. At least nakalatag na. Bukas ko na to lalagyan ng chemical. Abang na lang po kayo sa susunod. Sa susunod na video ko. Sa mga bagong nanonood, palike na lang po, tapos pa-share, tapos pa-subscribe. At maraming salamat po. Abangan nyo na lang po yung susunod, yung sa chemical, para alam nyo rin yung timbang nung resin. Para kayo na lang gumawa sa sarili nyo. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod ulit.